Kundi kaysa sa video natin ngayon ay gagawa tayo ng isang unboxing video. So, ito yung unang-unang product na ipinadala sa atin na para i-review na totally free. So, hindi tayo nagbayad para gawin yung review. So, ang tagal kong pinagdasal na dumating yung time na merong isang brand na magtiwala sa channel natin. So, ito na yon. Kaya, sabi ko talaga, pag oras na may brand na nagtiwala sa atin, so, gagawin ko talaga lahat yung paraan na best na kaya ko para i-review mabuti yung product nila. So, ito yung nakuha natin na pinadala nila. So, yung brand ay, ito, Aulon. Ang Aulon po ay isang brand na gumagawa na mga earphones and mga GPS watch. So, nagulat ako dahil yun nga, nag-email sila sa atin. At yun nga, inaalok nila kung gusto na natin na gumawa ng isang review video para dun sa relo nila. So, maraming salamat sa Aulon. So, sa mga kainsayo natin dyan, paki-support po yung Shopee store. So, yun nga, sabi ko syempre, binigyan nila tayo ng chance. So, bigyan din natin sila ng chance. So, paki-follow nyo po yung store nila. And then, yun nga, i-browse nyo yung mga relo nila doon. Kung may magustuhan kayo, yun, paki-add to cart. At yun nga, testingin natin. Wala namang masama na tumesting, di ba? So, napaka-generous nila kasi pinapili nila ako kung alin doon sa mga relo nila yung gusto kong itest. So, syempre, ako naman, hindi naman ako naghahangad ng pinakamahal. Pero, ang pipiliin ko syempre is yung relo na para sa akin makapagbibigay sa ating lahat dahil into running tayo ng magandang performance sa running. So, ito yung pinadala nila sa akin. Ito ay isang Aulon Navi watch na R3. So, ito yung pinaka-modelo nila sa lineup nila pagdating sa relo. So, ito siya. So, ilang araw na to sa akin pero ngayon ko lang talaga to bubuksan. So, hindi ko pa to na-open. Na-open ko na yung parcel lang para ma-check yung item. Pero hindi pa to talaga totally gumagana. Ngayon pa lang. So, bago nga pala yun, napaka-generous nung kausap ko sa promotion nila. So, pinadalan pa nila ako ng dalawang extra strap. So, ito po. Dalawang metal na steel na strap na black. So, yun nga. Napakaganda nito. Pang casual wear. So, ito na. Pag na-receive nyo yung Aulon, so, tananggal natin yung cover. Ito siya. Napakagandang box. Premium quality looking na box ang makikita nyo. So, pag tinaas natin, yun. Siyempre, makikita natin unang-una ay user manual. So, ito. Mahalaga to. Ito, binabasa to para magkaroon tayo ng idea dun sa specs tsaka kung paano i-operate yung relo. So, tabi muna natin dyan. Tapos, meron tong lamang protective screen na kasama. O, meron siyang kasamang isa. And then, ito, yung pan-charge. So, ang charging niya is magnetic charging na siya. Ayun o. So, hindi mo na kailangang i-snap. Kailangan mo lang siyang itapat at kung saan na siyang tatapat. So, ito ay charger na matapat. So, meron siyang strap na kasama, rubber. Ito, isang black. And then, isang orange. So, ganda ng kulay din ng orange. Alam niyo naman tayong mga runner, mahilig tayo sa mga bright color. So, magagamit natin to. Siyempre, ito din. So, pareha silang maganda. Ito, yung Aulon Watch Navi R3 nila. So, ito po siya. So, kagandang relo nito. Kapogi-pogi. So, yun, meron pa siyang takip. So, tanggalin na natin yung protective tape niya. Yun. So, pinapili din po nila ako ng kulay. Ganun po sila generous. Kung ano daw ba yung kulay na gusto ko. So, ito, sa itim ako para neutral siya. So, napakaganda ng relo. So, makapansin nyo, yung relo, itong body niya dito sa ibabaw, gawa siya sa steel. So, stainless steel siya dito. And then, yung likod, gawa naman siya sa plastic, hard plastic siya. So, meron siyang crown, itong crown. Ang crown, ito yung bilog na pinipindot, pang-adjust po ito. So, kung gusto mo mamaya maglipat ng mga menu. So, pwedeng crown or pwedeng touchscreen dahil touchscreen po itong relo na to. So, ang makikita natin dito muna tayo sa appearance ha. So, meron tong speaker dito na makikita nyo. So, andito yung pang heart rate detect, pang
May mga ano po kasi ito, pang detection ng kung ano-ano, kunwari sa altitude, sa ano, so dito siya, sa gitna, dito yon. Tsaka sa heart rate. So sa ating mga runner, pinakamahalaga yung heart rate monitoring. So meron din itong sa blood pressure, and yun, mamaya natin tatake lahat yon. So dito ay, merong maliit na butas. Ito ay para sa mic, dahil ito ay kaya ding tumawag at umaccept ng tawag. So once na yung cellphone mo ay malapit sa'yo, so ito ay connected via Bluetooth. So pwede ka na dito magsalita, pwede ka na rin dito sumagot sa relo na to. Ganun siya ka high-tech na smartwatch. Ito yung charging port niya. Dito, yun niya. Bali, charging pin. So dito, magnetic nga siya kung saan siyang tatapat pag itinapat mo. So meron siyang isang extra button dito sa gilid. So mamaya natin i-explore yan. Tapos may nakasulat dito, GPS. So yun niya. Siyempre, ito ay may built-in GPS feature na itong relo na to. Hindi na natin kailangan ng cellphone na dala-dala during sa mga runs natin. So, once na kinonnect mo to sa cellphone, at least once a week, so meron ka ng GPS. So, yun. Bago tayo lumayo, buhayin muna natin yung relo. So, yun. Pagkabuhay natin ng relo, ang unang-unang lalabas dito ay yung language. So, sa language, syempre, select natin ay English. So, nakasulat dito yung mga welcome niya. So, kailangan mong install yung Fitbeing app. Fitbeing, guys. Meron siyang app niyan sa Play Store. So, nakasulat dito, download the Fitbeing app. Yun. So, nag-download na niyan dun sa cellphone ko. So, kunin natin yung cellphone. So, ito yung app, Fitbeing app. Yun ang app nila. So, dito. Yun, nakalagay. So, dito lumabas, a new watch to set up. So, na-detect na nila yung Aulon Navi R3. So, set up natin. Ayun. So, kailangan lang natin i-input yung code na pinadala. So, type natin dun sa cellphone. So, yun. Well done. Pairing successful. Buti pa siya. May pair na. Sana all. So, yun. Create your profile. So, andito na tayo sa Fitbeing app. So, yun, nasagutan ko na yung mga dapat sagutan. So, napakabilis lang. So, dito na tayo sa relo. So, dito na tayo sa, ayun, ito na, buhay na yung relo. So, itong relo na Navi R3 ay AMOLED. So, pag sinabing AMOLED, magandang klase na po yun. So, maganda rin yung pixel nito. So, sobrang linaw. Kaya yung, pwede kasing palitan yung watch face nito. So, asahan nyo na kung pogi yung ilalagay yung picture nyo. So, mananatili kayong pogi dito sa watch face ng relo na to. So, yun. Sulat dito sa watch face na nakalagay dito. Yung battery, yung oras. So, yung air pressure. Meron itong air pressure. So, yun. So, yun. Pag nilong press mo yung screen, ang mangyayari, pwede ka magpalit ng watch face. So, yung watch face naman, pwede mo yung gawin dun sa app. So, dito wala pa tayo nun. So, scroll lang muna natin. So, pag sinwipe down mo siya, so, lalabas yung notification. So, wala pa tayong notification, syempre, dahil hindi pa natin ito nagagamit. And, swipe up. So, pag sinwipe up mo siya, makikita mo yung battery, may flashlight, may display. So, andito yung mga settings. So, balik natin. So, pag sinwipe mo siya sa kanan, so, dito lalabas yung suggestion. So, feeling ko ito yung mga activities na ginagawa mo. So, balik natin. Swipe to left. So, nakalagay dito ay activity. So, ito yung mga activities na ginawa mo. So, okay na. So, try natin i-press. O, pag pin-press natin, yung crown, ito yung crown. So, lalabas yung mga maliliit na icon. So, mga icon, ito yung mga menu. So, yun. Pag inalam mo yung crown, inikot-ikot mo, dahan-dahan siya maglilipat sa next. So, ganun din naman sa touch. Siyempre, pag sa touch, mas mabilis. So, medyo mas nakakalito pag yung touch screen yung ginagawa. Pero okay lang din naman. Siyempre, dahan-dahan mo lang namang swipe. So, sabi ko sa inyo, ang ganda ng response nung touch screen niya. So, pag yung baba ang kinlik natin, mapupunta agad tayo dun sa mga sports mode. Yun, yung baba. Ayun, no? Try natin. Kaso, yun niya, pag kinlik natin, siyempre, nasa loob ako ng bahay. So, hindi ko alam kung may hirapan itong mag-locate ng GPS, pero tinry ko pa rin. There are 7 seconds left. So, nag-detect siya ng GPS.
ayun, nakasulat, move to open area for better signal. So, nasa loob tayo ng bahay. So, wala lang, try lang natin. So, yun, continue waiting. So, syempre, nahihirapan talaga siya na mag-detect. Nasa loob pa kasi tayo ng bahay. Tsaka dito sa amin, probinsya dito eh. So, huwag na natin siyang pahirapan. Cancel muna natin yan. So, meron tong sports mode, syempre. Kaya ito yung pinili natin. Meron siyang running, cycling. So, marami pa. Outdoor walking, indoor running, pool swimming, hiking, trail running. So, napakarami na pagpipilian dito sa relo na to para sa sports na gagamitan nyo. So, itong relo to, pwede rin itong pang swimming, pero hindi sa sobrang tagal na period. At least, sabi dun sa description, around 10 minutes. So, after mo mag-swim, meron itong drainage function. So, ang mangyayari, magbabibrate yung relo para, syempre, matanggal yung mga excess na tubig. So, syempre, may mga lugar na open dito, guide sa speaker. Syempre, magkakaroon ng water ito. So, yun yung function ng drainage function. Parang magbabibrate siya para maalis yung excess na tubig. So, payo, na pag ginamit mo ito, kung nalang sa paliligo, tanggalin mo. Lalo na kung, gaya ko, mahilig ako mag-heater. So, syempre, may initan yung relo. So, maaaring masira yung relo pag ganun dahil dun sa temperature ng tubig. So, iwasan natin na gamitin to sa paliligo. Lalo na kung, yun yan, naka-heater kayo sa bahay. O, huwag yung isusuot to dahil maaaring masira talaga. So, itong relo na to is merong heart rate monitor na built-in. So, syempre sa heart rate naman. So, iba pa rin syempre talaga yung tinetest sa clinic at laboratory. So, ito, sabihin na natin na malapit to dun sa katotohanan yung sukat ng mga ganun GPS watch. So, iba pa rin yun sa lab. So, iba pa rin yun sa laboratory. So, meron tong sleep detection. Ang sleep detection, nade-detect nito kung ano yung quality ng tulog mo dun sa araw na yon. So, kung mababaw ba yung naging tulog mo or nakapagpahinga kang mabuti. So, click lang natin to. Stress. So, tingnan niya natin kung ano meron sa stress. Meron tong stress detection. Kung na-stress ka na sa jowa mo. So, click mo lang yung relo na to. Tingnan natin kung kailangan mo na makapag-break. Sa bitterness. So, breathe. So, meron tong breathing mode. So, dito, sa tingin ko, ginagawa yan siguro pang relax yung breathing. So, yun niya. Kung na-stress ka na, katabi eh. So, kailangan mo mag-breathing exercise para kumalma ka. Baby, kalma. Di ba? Sabi nga. So, next, meron tong alarm. So, yun. Para to sa mga runner, balak tumakbo at laging inaantok. So, meron tong alarm. Buti pa siya, may alam. To, meron tong phone. So, yun niya. Pwede mo siyang i-dial yung gusto mong tawagan dito. May nakasuyo ito, keypad. So, favorites and recent. So, yun niya. Pwede kang gumawa ng call dito. Bluetooth calling. Isa ay stopwatch. So, meron din tong built-in na stopwatch. So, maganda to sa training. Lalo na kung mga short distance. So, ayun niya. Maganda. Kunwari, mga 400 meters na interval. So, magandang gumamit ng stopwatch pagdating doon. Calibration. So, umusuko to ng altitude. So, maganda tong gamitin sa mga hiking tsaka sa trail running. Dahil kaya niya sumukat ng elevation. So, okay. Napakaganda ng features ng relo na to. Ay, blood oxygen. So, marunong din to mag-detect ng blood oxygen level natin. So, yun niya. Okay na okay. Pero yun niya, sabi ko sa inyo, syempre, ito ay, kumbaga sa ano, estimate na malapit naman sa katotohanan. Pero, kung gusto niyo talaga na 100% accurate, so, sa mga laboratory and clinic tayo talaga dapat pumunta. So, meron din tong built-in compass. So, yun niya, sa mga mahilig mag-hike, mag-outdoor activities. So, kung alam mo at kung paano gumamit ng compass, so, wala ka ng ligaw. So, makaka-uwi ka na sa sarili mong tahanan at hindi sa tahanan ng iyong kaibigan or ng iyong kumare. So, kung nga kumpare ko dyan, compass, para hindi kayo magkamali ng pasok ng pinto. So, next. O, ano to? Calculator. So, yun, mga basic to. Meron siyang calculator. Pang-compute ng utang. Next, meron tong weather. So, yun, nakasulat dito, Santa Maria. So, I am living here at Santa Maria, Bulacan. Nakasulat dito, 26 degrees Celsius. Ang temperature ngayon, dahil umaga po ngayon dito sa amin. Menstruation. So, pasa ko dito. Siyempre, malaking tulong to para sa mga ka-runner at mga ka-ensayo natin ng mga kababaihan. So, yun, meron siyang menstruational cycle. So, para to dun sa mga jowa nyo na nasa abroad, para ma-monitor nyo kung anong oras na dun, para pag nag-chat kayo,
at hindi kayo na-replyan, tingnan nyo kung ano oras na, baka namang gabi na doon at natutulog na. So, para relax, relax lang. Tingnan nyo muna yung world time kung ano oras na. So, yun, maganda talaga yung feature sa Relelo 2. Loaded na loaded ah. As in, smart talaga. So, ito, meron siyang camera remote. So, pwede nyo pong gamitin na trigger itong Relo na to para magkuha ng picture. So, syempre, minsan, nakaset yung camera natin. So, lalo pag groupie, di ba? So, hindi mo na kailangan kumuha ng tiga-pitik or tiga-pindot ng button para magkaroon ng picture. So, pwede mo siya i-control dito sa Relo na to. This one ay music. So, dahil ito ay Bluetooth connected sa inyong cellphone, pwede mong makontrol yung mga playlist mo dito. So, pwede ka mag-play dito ng mga music. Sa dulo-dulo, andun yung settings. Actually, pwede mong palitan yung mga icon dun sa menu ng mga in-words sa mga salita. Kung nalilito tayo, so ako talagang medyo, alam niyo naman hindi ako ganun techie. So, medyo nalilito din ako sa mga itsura ng mga icon. Pero madali lang maintindihin, pero yun niya. Guys, alam niyo ba yung always on display, merong pictures tong Relo na to na ganun. So, anong nangyayari doon, kung pagsano parang naka-black yung screen, parang, in short, parang naka-hibernate yung Relo. Pero may makikita ka pa rin oras. So, ganun siya. Kaya hindi mo na siya kailangang i-wake up. O, yun o, ganyan ang itsura ng always on. So, makita mo may mga oras na nakalagay. Pero in dark mode yung paligid. Ibig sabihin nun, parang naka-power saver siya. Still gumagana yung Relo. At makikita mo yung kung ano oras na. So, punta tayo dun sa workout. So, punta tayo sa workout. Siyempre, yun ang mahalaga sa atin as runner. So, dito, i-display nito yung actual na pace mo, yung distance, kung ano na yung distance na na-cover mo, calories burned. So, isa sa pinakamahalaga bilang runner, ay alam mo naman ang tanong, syempre, nakapag-record na tayo ng workout. So, tatanong nyo, kung meron ba tong synchronization sa Strava? So, opo, sabi dito, meron tong synchronization, so pwede mo itong i-connect sa Strava na ano mo, profile. So, yun nga, walang... So, mangyayari nun, dadaan lang yung stats sa Pit Being up and then ibaba ito ni Pit Being sa Strava. So, sa battery naman, sabi nga, ito naman good for 5 to 7 days sa regular use. So, yun yung daily use. Kunwari, tumatakbo ka ng almost a week. So, ganun din, halos ikatatagal ng Relo. So, syempre, depende na lang sa haba ng tinatakbo mo daily. So, ganun kahaba yung battery life nito. Tapos yun nga, sabi dun sa lab test nila, around 20 days on standby mode. So, kunwari, nilapag mo lang si Relo dyan, 20 days bago siya totally malobat. So, ikabit naman natin yung mga strap ng Relo, tapos tingnan natin kung ano itsura ng Relo pag suot natin. So, ito na, may strap na, nakabit na natin yung strap ng Relo. So, napaka-pogi. So, bagay na bagay dun sa watch face na may orange, yung orange na strap. So, tingnan natin kung kasama to. Dahil talagang issue sa akin talaga palagi pag yung sa strap ng Relo, dahil payatot po talaga yung braso ko. Tingnan nyo, ang payat-payat lang po niyan. So, since marami siyang butas, ayun, meron siyang dalawang extra butas pa. So, saktong-sakto dun sa payat kong wrist. So, para sa mga katulad ko, na talagang parang kinulang sa nutrisyon. So yun, maganda yung strap nito. Hindi nyo kailangan bumili ng extra strap. So yun, sa tingin ko po, na-explore na natin mabuti itong Relo to. So hindi po ito yung testing na gagawin natin sa running. So ito ay unboxing video tsaka initial review lang dun sa mga specs ng Relo. Yun nga, maraming salamat po sa lahat ng mga natuwa na finally meron na tayong unang-unang brand na nag-sponsor sa atin para sa isang review. So, yun lang naman po yung hihilingin ko. Yun niya, sabi ko, binigyan ako ng chance nung Aulon. So, bigyan din po natin sila ng chance. So, pakipollow po. Lalo na yung Shopee account kasi yung po talaga yung kumontak sa akin. Yung promotional people or person in charge so sa Shopee. So, nag-usap kami sa email. Napaka-dali niyang kausap. Napaka-bait niya. Yun nga, saglit ang sinad nyo na sa akin. So, ilang araw lang nasa akin na itong parcel. So, maraming salamat po sa inyo. So, muli po, maraming po salamat din sa inyong lahat. So, si Dico J, hindi siya magiging Dico J. Hindi tayo papansinin ng mga sponsor kung wala po kayo. So, alam nila kasi na
yung mga subscriber ni DQJ ay totoong tao. At mga yun niya, talagang into running. So maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong suporta sa akin. So muli po, marami pong salamat sa lahat. Ingat po kayo sa mga runs niyo. Hanggang sa susunod na review ko po nitong Aulon Navi R3. God bless po sa inyong lahat.